pasalamat sa ngalan ng aking grupo sa inyong pagdalo dito. Alam ko maikling panahon ang ibigay sa panyaya sa inyo, pero kayo nandito, medyo gabi na, medyo umulan, linggo na ang gabi, pero nandito kayo. Maraming salamat po mula sa aking grupo, malaking utang na grupo ito. Salamat po sa inyo lahat. Una-una po, nais kong pasalamatan at batiin yung mga grupo na tumulong sa panyaya. Alam nyo, ang daming grupo. Mula nung malaman nila na ako'y umiikot para magbigay ng ulam sa bayan. Ang dami po mga grupo na nagboluntaryo. Congressman, pwede ba yung grupo naman namin para mapakinggan yung inyong sinabi? Kasi napakaganda ang inyong sinasabi. Kaya ako'y magpasalamat din sa mga grupong ito. Yung Yay Boy Club, Presidente Rolando Teruel at Piero Antonio Rebola. Palapakan po namin ito. Mga RG Volunteers, yan yung responsable ng gobyerno volunteers, palapakan natin yung grupo nila. Yung CFC SP4, Couples for Christ ito, mga coordinator Laura Malate at Anthony Malate. Former kagawad Sec. Gabriel ng Baclaran, tumutulong din po, talaga sa kanila. Pabe, ito yung grupo ng mga parents ng Baclaran, Chick Mapanat at Miabel Mapanat. Salamat sa grupo nila. Bahay na Bato, Presidente, Miss Edita Agrasada. Salamat po, Madam President. At wala naman sa tropang Baclaran, the original. Ito talagang marami na kami mga proyekto na nagkatulungan. Presidente Nanita Tisay Tigman. Maraming salamat kay Presidente Tigman, ang kanyang sekretary, M.A. Sigismundo, Treasurer Bing Perulin, Auditor Mirna Doria, at Sergeant Arms, Marilu Carolino. At kasama din ang coordinator, former barangay captain, Willie de la Cruz at Lenny Rebulliar. Maraming salamat sa inyong grupo. At nakita ko rin si John Santos. Andun po, John. Maraming salamat sa iyo. At salamat sa maraming pa mga ibang lugar. Mga ibang grupo. Salamat po. Alam niyo, sa gabi ito, nais kong ipaliwanag yung aking ulat sa bayan. At nais kong ipaliwanag yung aking filosofiya, prinsipyo sa pamamahala, at prinsipyo sa gobyerno. Yung tinatawag kong responsable gobyerno. Bagamat parami sa inyo, ay kilala ko. Mula pa nung unang panahon, matagal na tayo magkakilala. Tampo, alam niyo ang tampo, talagang magkakilala tayo. Nung ako ay Lone District Congressman, nung una ako tumakbo ng congressman noong 1992, ako'y nanalo ng landslide. At ang isa sa mga barangay na nagbigay ng panalong landslide sa akin at parating nagbibigay ng panalong landslide sa akin ay walang iba kundi ang barangay Tampo. Meron yung mga naliligaw galing ng Baclaran, galing ng Karatig, Parangay. Maraming salamat po, hindi ko po makakalimutan yan. Kaya nga, sinasabi ko, kilala niyo ko sapagkat kung titingnan niyo ako ay nagsilbi ng tatlong termino. Isa sa pinakamahaba na kasaysayan ng pagsisilbi sa ating siyudad ng Parañaque nito nakaraang mga taon at dekada. Siyam na taon, iilan lang po ang opisyal ng Parañaque na nagsilbi ng ganyan kahaba. Isa po ang inyong lingkod, Congressman Roy Lugoles, noong ako'y congressman pa ng Lone District ng Parañaque, nasakop ang lahat ng barangay. Lahat ng 16 na barangay. Ngayon po, gusto ko rin magpasalamat sa inyo sapagkat sino ba mga taga-puyat dito? Ah, puyat kong pao. Taga Seaside. Sino taga Seaside dito? Ah, karamihan pala mga puyat. Seaside? Walang Seaside. Puyat. Nakikita niyo ba naglakad sa puyat? O, nakikita niyo ako. Anong ginagawa ko pag pupunta ako doon? Namamasyal. Nakikipaglaro sa mga players doon, no? Nakita niyo nakikipaglaro sa mga players? Sino po nananalo pag nagsishooting kami doon? Ano, no? Ako, no?
medyo sineswerte ako, tinatalo ko yung mga players doon sa basketball. Ngayon po, ulat sa bayan. Gusto ko pakita sa inyo itong litrato nito. Kaya ako gusto itong litrato nito. Kasi kasama ko mga bata. Natutuwa kasi ang mga bata. Pero nakakatuwa, yung mga bata, sa kung anong kadalanan, natutuwa rin sa akin. Tignan nito. Ito, sinusundan ako ng mga bata. Ito ay kinuha sa isang purok sa Barangay San Dionisio. Ito yung Lim Compound. Alam niyo, kaya nagtataka ako kung sinusundan ako. Hindi man ako artista, hindi man ako nabibigay ng kende o ng pera. Pero sundo sila na sundo sa akin. At hindi lamang doon nangyayari yan. Matagal na nung una pa, parating ganun, nakakatuwa. Kaya gusto ko ito yung picture nito. Kasi alam mo, iba yung may ugnayan ka sa bata, no? Yung ikaw ay nakikipag-connect sa mga matatanda, siyempre, pangkaraniwan yan. Pero para sa isang congressman na makipag-connect sa isang sa mga bata, medyo nakakatuwa. Alam niyo, minsan naglalakad ako dito sa may tabi ng Tambo Elementary School. Biglang meron si Miguel na maliit na boses na sa taas, "Goles," sabi sa akin. Akala ko teacher na kasi siyempre, pagtingin ko maliit na bata, sabi, bakit kayo kilala nito? Siyempre, kung susumayang edad niya, siguro mga 9 years old. Ang huli kong takbo sa Tambo, natapos yung termin ako, 2001. Ibig sabihin, yung bata na yan, kapapanganak pa lamang, kaya hindi niya alam yung aking paglilingkod sa Tambo. Pero nakapagtakakilala niya ako. Nung nagkawayan kami, sabi ko, ba't mo kilala? Nakikita raw niya ako sa TV. Sapagkat nakikita niya ako nakikipag-debate, nagsisimpi. Eh, nakakatuwa po. Ngayon, hindi lang yan ang nangyayari itong mga ganitong bagay, no? Papakita ko sa inyo. Ito, sa isang lugar sa clinic yata ito, i-impil sa Barangay Villa. Tignan niyo po. Siguro sa ano ito, ipil yata ito, ganyan nyo. Hinatid pa ako ganito sa gate ng ipil. Ito naman sa Port State Elementary School.
nga, sayang, hindi bumoboto ng mga bata nito. Bumoboto sila. Wala tayong problema. Benjam. At Marlin, gulat yun eh. Mga nakakaboto. Alam nyo, kaya natutuwa talaga ako. At ang isa sa mga dahilan, may nagpapaliwanag ng mga magulang sa akin. Ang sabi nila, ito mga bata ito, bagamat batang-bata, nalalaman nila, mabalitaan pa nila yung mga proyekto ko para sa kabataan. Lalo na po yung mga eskwelahan. Sapagkat maamis ko nila, naririnig, ay, si Congress Magoles ang nagpagawa ng school building na yan. Si Congress Magoles ang nagpagawa ng kalye. Si Congress Magoles ang nagpagawa ng Coliseum. Kaya na-appreciate po nila yan. Ito naman ang isang bata, hindi po taga Paranaque ano una. Yan yung bata na taga Rublon, si Roy Longoles yan, nung siya ay bata pa sa Rublon. Ito po, isa kami ay galing sa isang napakahirap at maliit na probinsya, Rublon. Ang iba siguro sa inyo, galing dyan. Tingnan nyo yung tsura ko doon, medyo payat, mahirap ang buhay namin doon. Medyo malnourished ako ng konti dyan. Yung mga magulang ko, parehong public school teachers, medyo kulang sa pagkain. Tingnan nyo yung bahay namin, gawa sa kawayan. Yan po ang tahanan ng mga Goles kung kami nasa Rundon. Nagpasiyan yung mga magulang ko na subukan ng ibang kapalaran sa ibang lugar sa Metro Manila. Kaya kami lumipat sa Metro Manila at noong panahon na yun, tumira sa isang liblib na lugar, malayong lugar pa ito noon, sa Project 3, Quezon City. Isang low-cost government housing project. Yan yung mga bahay noon, na parang mga kahon. Tingnan nyo ang kali namin. Lupa yung kali namin. Ito naman yung bakuran namin. Maraming nagtataka kung bakit si Roy Magone. Sabi na, Congressman, bakit ba kung lumakad ka sa may skinita, pumasok ka sa kung saan na lugar, hindi ka so kasasama ng mga security, at saka ang bilis mo lumakad, hindi ka natatakot na masapit yung leg mo sa mga sampayan. Ang sabi ko, ako ay sanay dyan. Ito po ang bakuran namin sa Project 3. Yung bahay namin, kalahati, kasi duplex na ito. Tingnan yung sampayan namin, andun yung nanay ko. Ito ako, nagbo-boxing. Ito naman yung lutuan, ang kapibahay namin, may planggana doon sa taas para hindi liparin yung bubong ng lutuan at para ginagamit nilang kulahan mo yan. Diyan sa kanyang klaseng bakuran at kapaligiran lumaki si Roy Longoles. Kaya alam ko po yung kanyang klaseng buhay. Ito naman ang litrato ko noong mga halos 10 taon na kami sa Project 3. Ito, kaya ako pinapakita ito para makita nyo na kahit 10 taon na kami doon sa lugar namin, ang kalye, lupa pa rin. Hindi pa na asfalto, hindi pa na simento. Isipin nyo, ang dami namin nilapitan dyan. Mga congressman, konsihal, mayor, awa ng Diyos, wala silang ginawa dito. Kaya alam ko po kung paano mabuhay sa isang lugar na ang kalye, pag umuulan, maputik, at pag umaaraw, ay maalikabo. Kabisado ko po yung ganyang klase ng buhay. Ito naman yung litrato ko. Class picture namin doon sa aming eskwelahan. Tingnan yung eskwelahan namin. Ito yung isa sa mga Project 3 houses no, na kinonvert na isang school building temporarily. Diyan kami nag-aaral noon. Tingnan nyo yung tinutuntungan namin, lupa. Ito ay isang formal na class picture. Pero iba dyan sa mga bata na yan, na galing karamihan sa mga mahirap na pamilya, may iba dyan nakasinelas, nakapakyan sa isang formal na class picture. Bibigyan ko ng 100 pesos ang mauna na magturo kung saan ako dito sa litrato ito. Ito ang high school. Dito kami, dito ako graduate. Yun ang elementary school, ito naman ang public school na high school, Quirino High School. Tingnan nyo ang high school namin gawa sa kahoy, yung mga bintana, medyo sinasira. Pero kahit paano nakaraos kami dyan, dumaan kami sa hirap, kulang na kulang mga gamit, pero kahit paano nakaranas kami na mahusay na edukasyon sapagkat mahusay din ang attitude namin pagdating sa edukasyon. Alam nyo, ako'y nakatayo sa inyo ngayon, congressman na. Maraming nagugulat, paano ba ang isang tao na galing sa isang maliit na probinsya, produkto ng mga maliliit na public school, ay nakaabot sa aking narating? Ang sagot ko ay ito, ang pinakapundasyon ko, mahusay na edukasyon. Sapagkat sa pamagitan ng magandang guidance sa aking mga magulang, at siyempre sa sarili ko na rin attitude, sinabi ko sa aking sarili, kailangan makaangat ako. At ang pinakamagandang pamamaraan para makaangat sa buhay ay edukasyon. Kaya nga, doon ako yung graduate
high school, ang talagang pinuntahan ko, inaplayan ko, ay ang pinutinuturing na pinakamahusay na universidad sa Pilipinas noon at hanggang ngayon. Yan ang University of the Philippines, ang UP. Awa ng Diyos, kahit nag-graduate ng public school, tinanggap sa UP. At doon kumuha ako ng AP Political Science at pinalan nasama sa UP Debating Society. UP Debating Team, makikipag-debate sa mga ibang kolehiyo. Kaya dyan, natuto ako ng pamamaraan ng pagkipag-debate na ngayon ay nagagamit ko sa pagkipag-debate sa Kamara de Representantes. Pero alam nyo, hindi ako nagtapos sa UP. Kasi ang pangarap ko talaga, makapasok ng military. Kaya nung graduate ako sa high school, hindi pa ako nasa sapat na gulang para makakuha ng entrance exam sa PMA. Kasi merong limit po. Merong minimum para pumasok sa PMA. Kaya hinantay ko yan, at finally, no, ako'y umabot sa tamang gulang, kumuha ko ng entrance exam, ilang libo ang kumuha ng entrance exam, si Roy Lugoles po, pinalan muli, number 2 doon sa entrance exam para sa Philippine Military Academy. At ito ang litrato ko nung ako'y kadete, isang plebo, dumaan sa katakot-takot na hirap. Alam nyo man ang buhay ng mga kadete sa PMA. Yung mga upperclassmen, medyo minsan kakalampagin kayo, pahirapan kayo, mahirap ang pagkain, kaya medyo nakayayatin ako dito. Pero alam nyo, hindi ako gumraduin din sa PMA sapagkat nung ako'y pumapasok pala sa PMA, tinasan ko na rin yung aking ambisyon. Kumuha rin ako ng entrance exam sa isa sa pinakabantog na akademya sa Amerika. Ito po yung United States Naval Academy, Annapolis. Na kung titignan nyo sa hanay ng mga eskwelahan na ang kurso ay mathematics at engineering, United States Naval Academy ay ang ranking nasa top 10 sa buong Estados Unidos. Diyan ako tinanggap, pinalad po ako na tinanggap, talaga nakakagulat kung ako'y nandun na. Sabi ko, wow! Paano ba nangyari? Galing na ako sa isang maliit na probinsya, Roblon, public school ngayon, nandito na, nakatungtong sa isang bantog na akademya sa Amerika. Yung mga building na nakikita nyo, hindi po mga palasyo yan. Yan yung dormitory namin. Isipin nyo, dormitory po namin yan. Tingnan nyo yung mga gamit ng eskwelahan namin. Ah, ito pala, ito ang litrato ko na ako'y kadete pa sa Annapolis. Kumuha ng BS Major in Mathematics. Kasi sabi ko, ang Night Level Academy ay kilala sa mathematics, kaya dapat yun ang maging major ko. At sinuwerte rin ako, naging consistent scholar habang nandun sa Naval Academy sa Annapolis. Ito naman ang litrato ko na ako'y mahirang na company commander. Isipin nyo, ako lamang ang hindi Amerikano doon sa aming company. Pero kahit ganun, ako napili na maging company commander at ang mga assistant ko ay mga Amerikano. Ito ang lobby ng aming dormitory. Tingnan nyo yung lobby namin. Parang palasyo, no? Lobby pa lang yun. Tingnan nyo yung mga gamit doon. Ito naman yung top view ng aming dormitory. Bancroft Hall ang tawag dyan. At ito ang aming academic building. Yan po yung math building. Yan ako nagkaklase pag kumukuha ng mga kurso sa mathematics. At ito ang aming chapel. Chapel po ang tawag dyan, pero parang cathedral, di ba? Naval Academy Chapel. At ito ang itsura doon sa loob ng Naval Academy Chapel. Okay ba? Ito naman ang view mula sa dagat. Kasi ang Naval Academy ay sa tabi ng dagat. May kita niyo mga nagagandahang mga buildings dito. At ito yung top view. Halos siguro mga kalahati ng campus namin ay nakikita dito. Dito yung mga parade grounds, dito yung parade grounds. Ito yung dormitory namin, yung kabuuan ng dormitoryo, mga training fields, tapos ando ng gymnasium, ito yung dagat. Ang lugar na ito ay isang tourist attraction. Dinadayo po ito yung mga turista na nagpupunta galing sa Amerika at ibang lugar sa ibang mundo. Ito naman yung nagpaparada kami. Yan, parada pa rin. Yan, paparada din sa harap ng aming dormitoryo. At kung ako'y nandun, nung magkaroon kami ng break, sa halip na ako'y magbakasyon, ako'y nag-training sa U.S. Army Airborne School sa Fort Benning, Georgia. Bakit ko ginawa ito? Alam nyo, para masagot ko sa aking sarili kung kaya ng dibdib ko yung tumalon sa aeroplano. Kasi siyempre, ang sabi niya, kailangan ng lakas ng loob. Dumaan ako ng training. Okay naman, ako'y nakalusot at tumalon din. Nakatalon sa mga aeroplano, nakatalon sa mga helicopter. Naging isang
train na parachutist yung paratrooper. At habang ako'y nasa Naval Academy sa Annapolis, ang pinili kong sport, hindi po basketball, hindi tennis o yung mga kilala mga sport dito, kundi basagan na mukha. Boxing po ang pinili kong sport. At dito nakipagbasagan ako ng mukha sa lahat ng klase mga Amerikano. Puti, siyempre karamihan, merong itim, merong dilaw, merong kayumanggit. Muli, sinuerte si Congressman Roy Lugoles ang panahon na yun. Sa aking pagbo-boxing sa loob ng 4 na taon, hindi po ako natalo, naging undefeated boxing champion sa loob ng 4 na taon sa Naval Academy. Alam nyo, itong mga, yung mga itim, no? Una, pag nung una ko makalaban ng isang itim ng boxer, medyo kinakabahan ako dahil siyempre parang hindi kasanay. Parang napakakapal ng balat nila, parang ang timay-timay ng katawan nila, parang hindi tatabla ng suntok. Yung pala, pag tinamaan mo, umaaray din. At minsan, pag napuruhan mo, bumabagsak din po yung mga itim ng boxer. At ang isa sa mga nakalaban ko na black boxer ay si Charlie Bolden. Yan po, ang siya yung naka-dark na uniform doon. Dito naglaban kami, ito yung pangalawang kampinato ko. Medyo mabigat na laban ito, sabagat magaling din itong si Charlie Bolden. Pero ako po nanalo dito. Kaya ako pinapakita ito, kasi si Charlie Bolden ngayon ay isang sikat na tao sa Amerika. Siya ay hinirang ni President Obama na maging administrador ng NASA, ng National Aeronautics and Space Administration. Yan yung mga nagpapadala ng mga astronauts, nagpapadala ng mga space shuttle. Siya namumuno sapagat siya mismo naging astronaut din sa space shuttle at naging major general sa US Marine Corps. Pero alam niyo, kahit asikat na siya ngayon, meron isang yugto sa buhay niya na hindi niya makakalimutan. At yan ay namakasagupa niya ang isang Filipino boxer doon sa Naval Academy na tumalo sa kanya. Ngayon, siyempre, alam ko na may masasabi, okay, Congressman, nabalitaan namin na okay ka sa boxing. Pero matagal na yan eh. Baka naman wala ka na ibubugin ngayon. Ngayon po, para pakita ko sa inyo kung meron pa o wala si Roy Lugoles pagdating sa boxing, papakita ko sa inyo isang video na ako ay nag-iensayo. Tingnan niyo po. Ready, go. Ayan, ang tingin niyo po, pwede po kaya? Pero gusto sumubok sa inyo. Kung nasa likuran, bago gusto sumubok. Nagbibiro lang po. Ako po isang mapayapang tao, hindi po tayo violente, wala po sa lahi namin ang pagiging violente na mananakit ng mga tao na walang kalaban-laban. Pero ito sasabihin ko sa inyo, kung sakali po kakalanganin, para ipagtanggol kayo, para ipagtanggol ang inyong karapatan at pangangailangan, si Roy Lugoles po, handang makipagpasagan ng mukha kanino man, anumang panahon. Ganyan po si Roy Lugoles para sa inyo. Alam niyo, hindi na ako sa aming pamilya ang nakaangat sa buhay. Katulad na sinabi ko, kami mga simpleng tao. Pero kahit paano, ito mga kapatid ko, tatlo kami mga lalaki magkakapatid. Lahat kami ay dumaan sa Philippine Military Academy. Ito yung pinakabata namin. Si Elias Goles, graduate ng PMA, class of 1979. Hindi siya nagtagal sa military, ngayon negosyante na sa Amerika. Siya ay member ng class of 1979, pero mga classmate niya ngayon ay sikat na. Yung isa, Chief of Staff ng Armed Forces, si General Oban. Yung isa naman, Commanding General ng Philippine Army, mga kaklase ng aking kapatid na si Elias Goles. Pero yung talaga sumikat sa amin sa larangan ng military ay ang aking kapatid na si Ferdinand Goles. Siya po yung pang-apat sa limang magkakapatid namin, no? Siya ay naging Vice Admiral ng Philippine Navy at inabot yung pinakamataas na rango, Flag Officer in Command ng Philippine Navy. Miyembro ng Class of 1976 ng Philippine Military Academy. Kaya tingnan nyo, yung pamilya namin, mga responsable mga tao po. Lahat kami ay nakaangat sa buhay sapagkat naging responsable din ang aming mga magulang sa pag-aaruga sa amin.
Matapos ang pag-aaral ko sa Amerika, pagbalik ko rito, kahit na may trabaho na, pinagpatuloy ko aking pag-aaral. Kumuha ko ng Master in Business Administration at pinilit ko rin na sa UP pa rin. Sapagat sabi ko, kailangan doon pa rin sa pinakamahusay na universidad sa Pilipinas at UP. At dito po, nung ako kumuha rito, si Duterte rin tayo, ako ang number one sa aming klase, naging valedictorian doon po sa UP. Naging Postmaster General. Marami sa inyo siguro naalala nung ako ang patakbo ng post office. Noong panahon na yun, ang post office, ang Bureau Post, ang isa sa pinakamalaking sangay ng ating pamahalaan. Isipin niyo kung gaano kalaki ang post office. 20,000 ang mga empleyado. Libo-libo ang mga branches, mga post offices sa bawat siyudad, bawat bayan sa buong Pilipinas. Daan-daan ang mga sasakyan na pinamamalaan ko. At dito talaga naranasan ko, nagkaroon ako ng karanasan, malalim, malawak na karanasan sa pamamahala, sa management, sa pagiging executive. At alam niyo, nagustuhan din ng mga tao ang aking paglilingkod sapagkat ako po ay nakatanggap ng TOYM Award, 10 Outstanding Young Men Award. Andito po. At sa aking pagkaalam, marahil ako lamang ang opisyal ngayon sa Paranaque na merong TOYM Award. At hindi lang po yan. Nagkaroon din tayo ng mahabang karanasan pagdating sa disaster management. Alam niyo, ang disaster preparedness at management ay napakahalaga para sa mga sino mang namamahala, lalo na po sa Pilipinas. Bakit po? Sapagkat ang Pilipinas, napakaraming kalamidad ang dumadaan sa atin. Mayroong bagyo, napakaraming bagyo sa loob ng isang taon. May sunog at mayroong mga lindol, mayroong pagputok ng bulkan, mayroong mga insurgency. At ako po ay nagsilbi sa Red Cross ng 20 taon bilang gobernador ng Philippine National Red Cross. At ito ang mga nagkaranasan ko. Noong lumindol sa bagyo, noong 1990, ako po ang namuno sa isang team ng Red Cross na namahala ng pagliligtas ng mga na-trap doon sa mga building sa bumagsak. Kumuha kami ng mga tao dyan at pati mga bangkay ay kinuha namin sa mga nagbagsak ang mga building. Kaya medyo malalim ang karanasan ko dyan. Nagbigay ng mga relief goods nung magkaroon ng Mount Pinatubo disaster at ang isang karanasan ko na talaga hindi ko makakalimutan ay nung magkaroon ng bakbakan noong December 1989 coup attempt. Naalala niyo yan? Nagsimula yung pakpaka yan, dito ba dyan sa may coastal? Siguro nasaksihan yan. Dito sa may tambo, nagkabarilan dito. Nagpakpakan doon sa Camp Aguinaldo, nagpakpakan sa Makati. At ako rin ang namuno ng team na pumasok doon sa mga lugar na meron putukan at meron putok barilan ng mga sundalo at mga rebelde para iligtas yung mga sundalo na nasugatan at para kunin din yung mga bangkay ng mga sundalo na napatay. At dahilan dito, ako po ay binigyan ng Bayani Gold Medal sapagkat nakita nila na kaya kong pasukin kasama na aking mga team yung mga lugar kahit na mayroon nagbabalilan at nagpuputukan doon. Ang Bayani Gold Medal for bravery in the face of gunfire while rescuing wounded soldiers during the December 1989 coup attempt. Ako rin ang nagsimbi ng 4 taon bilang governor ng Management Association of the Philippines. Alam niyo, ang MAP o Management Association of the Philippines, ito yung mga asosasyon ng mga managers. Puro mga manager ho yan. At para kamahalal bilang isang governor, ang ibig sabihin, kinikilala nila ang iyong kakayahan bilang manager. Matapos ang aking termino bilang congressman, kasi merong term limit, no? Nagsilbi ako ng 3 termino, natapos ang 21. Pagkatapos niyan, ako po ay nahirang na maging miyembro ng kabinete, naging national security advisor, at kadalasan naging crisis manager. Pag merong crisis, andun po ako, isa sa mga namuna. Ito ay isang crisis management meeting sa Malacanang doon. Andito si Presidente Cory, Vice President Gingona, dati Presidente Ramos, ang Presidente doon, Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, at dito ako nakaupo bilang siyang namumuna pagdating sa crisis management, pagtatalakay sa crisis at bibigyan ng solusyon yung mga crisis. At nung ako'y nasa kabinete, nagkaroon ako ng pagkakataon na makataob ang palad yung maraming mga sikat na personalidad sa buong daigdig. Ang mga halimbawa dito, U.S. Secretary of State Colin Powell. Sikat na sikat siya noong kanyang panahon.
Condoleezza Rice, National Security Advisor ng White House, sikat na sikat rin noong panahon na yan. At pati na ang presidente ng Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Prime Minister Thaksin Shinawatra ng Thailand. Hindi na sa Prime Minister ngayon, pero kapatid niya ang siyang Prime Minister noon, ngayon. Presidente ng Pakistan, noong panahon na yan, Presidente Pervez Musharraf. At ngayon, ang pakasalukuyang presidente ng China, matagal-tagal na siya nagsisilbi, Presidente Hu Jintao ng China. Isa sa pinakamalaking leader sa buong daigdig niya. At noong panahon na yan, Presidente Megawati Sukarno Putri ng Republic of Indonesia. Pati, of course, kilala niyo ang tao ito, Presidente Bush na tatlong beses ko na nakadaog pampalad sapagkat noong panahon na yan, madalas mag-usap ang gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Amerika pagdating sa mga problema ng, na hinaharap natin noong nagkaroon ng Twin Tower incident sa New York, yung Abu Sayyaf problem at marami pang iba. Ang kanyang Vice President, nakadaog pampalad ko rin, si Jenny, at isa ito sa mga crisis management meeting din sa Malacanang, pareho din yung mga tao nandun, President Cory, President Arroyo, President Ramos, at ako nandun bilang siyang nangangasiwa sa crisis management. Kaya masasabi natin na malawak din po ang karanasan pagdating sa crisis management. At dito nagagamit ko ang crisis management course na ako ay nagtapos sa United Kingdom. Ngayon naman, ang maramadalas natin makasama ang ating Presidente Pinoy Aquino. Ito ang litrato ng isang maliit na grupo na nagpulong pagkatapos ng SONA ni Presidente Aquino noong February, noong July 25. Matapos na siya mag-deliver ng SONA, nag-imbita sa isang maliit na grupo para makipagtalakay sa mga kung ano-ano mga dapat na talakay mga isyo na pangnasyonal. Ito pa may ibang litrato. Ito yung litrato naman sa Liberal Party. Alam niyo, membro ako ng Liberal Party. At dito, nagkaroon ng pulong ng Liberal Party. Ito yung mga tiyatawag na top brass ng Liberal Party. At dito si Mayor Lim, ang aming speaker, Speaker Belmonte. Of course, President Aquino, iba mga leader ng partido. At ako ang napili na umupo sa kanyang tabi na magkaroon ng meeting. At ito naman ang litrato sa loob ng bagong bakor natin ng Philippine Navy. Yung BRP Gregorio del Pilar. Siguro na balitaan niyo merong dumating na bagong bakor. Ang nagpaspas niyan si Presidente at sa pagpapaspas, isang kongresista lamang ang kanyang naimbita. At pinalan po na ako ang napili diyan. Siguro dahil lang sa aking background bilang isang naging Navy officer. At dito nagkakasarapan ang kwentuhan namin tungkol sa isyu kung paano i-modernize ang ating armed forces at kung paano i-modernize ang Philippine Navy. Kami naman ni Presidente Aquino ay nagsama ng dalawang termino sa Kamara ng Representante kaya magkakilala naman kami kahit paano. Anim na taon po kami na nagsilbi ng magkasama sa Kamara ng Representantes. Ito naman, medyo nasingit tayo rito na tatlong presidente ito. President Erap, President Ramos, at ang ating presidente ngayon, Presidente Pinoy. Siguro mga nung isang taon ito kinuha sa isang maliit na pulong sa isang business company. Noong ako ay bumalik sa Kongreso, nagpaalam ako kay Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, sabi ko, Madam President, gusto ko na akong bumalik sa Kongreso sapagkat mas gusto ko talaga ang trabaho ng isang congressman kaysa sa kabinete. At pinalan tayo na elect noong 2004 at nakasamang nahalal din ang aking anak na si Monsignor Rico Goles. Kaya sabay kami dito na nag-oath-taking doon sa Malacanang. Ito po ang aking record bilang congressman. Yung tatlong nauna ay yung aking pagsisilbi sa buong Paranaque ng Long District pa. 9th Congress na halal noong 1992, 10th Congress na halal noong 1995, 11th Congress na halal noong 1998, kailangan magbakasyon sa mag-deltime 3-term limit, bumalik noong 2004, 13th Congress na. Nahalal rin noong 2007, 14th Congress. And finally, nahalal noong 2010, yan naman yung 15th Congress, yung pangkasalukuyang Kongreso. At ulitin ko po, dito sa 9th Congress, sa 10th Congress, sa 11th Congress, puro po landslide ang panalo ni Roy Rogoles sa buong Paranaque. At siyempre ang isa dyan, ang Barangay Tambo. Kaya hanggang ngayon, ako'y talagang magpapasalamat ng gusto sa inyo sa Barangay Tambo.
Napakit ko kanina kung ano yung dinaanan ko sa aking pag-aaral sa public school, yung mga kaawa-awang mga school buildings namin. Elementary at saka high school. Kaya naman, ang ginawa ko, sinabi ko, kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon, lahat ay gagawin ko para maitaas at makatulong sa pagtaas ng antas ng edukasyon sa Paranaque. Kaya ano ang pinoncentrate ko? Mga pagpapagawa ng mga school buildings. Kaya hindi pa po natatapos yung aking termino bilang congressman ng Long District ng Paranaque. Kinilala na ko agad na siya nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan po ng Paranaque. Ang mga halimbawa ng mga school buildings na yan, ito po yung malaking school building sa Paranaque National High School. Apat na malalaking building sa aking pinagawa dyan. Meron mga buildings sa San Dionisio, meron sa La Huerta, meron sa Baclaran, meron sa Dungalo. Hanggang ngayon, itong apat na school buildings sa Paranaque National High School ang tinuturing pa rin ang pinakamalalaking school buildings na naipagawa sa high school. At ngayon naman, siyempre nasa second district na ako, ito naman ang pinagmamalaki namin, yung Dr. Arcadio Santos National High School. Dati, two-story lang po ito. Ngayon, tingnan nyo, napakataas na building na. Proyekto po yan ng inyong ni Congressman Roy Lugoles. Ito pa ibang view ng Dr. Arcadio Santos National High School. Makikita nyo, napakamoderno ng aming mga buildings doon. Ito rin po. At meron pa tayong ginagawa ngayon dyan. Merong under construction na four-story building. Mapapansin nyo, meron ng bubong dito, no? Mamaya, paliliwanag ko yan. Meron bubong doon sa campus. Ito naman yung San Agustin Elementary School. Dati, ito ay napaka-probinsya na eskwelahan. One-story lamang at gawa sa kahoy yung mga school buildings dyan. Nung ako'y bumalik noong 2004, ganun pa rin ang sitwasyon. Kaya sabi ko, kaawawa lang ang lugar na ito. Kaya binuhusan ko ng panahon niya at ng atensyon. Ngayon, tignan nyo ang mga itsura ng mga buildings namin. Ito, nagaganda ang mga buildings sa San Agustin Elementary School. Ito pa ang ibang view. Ngayon, modelong school building na po, modelong eskwela na ito. Hindi lamang po sa Paranaque, kundi sa buong Metro Manila. Katunayan, meron pong isang education supervisor dati na taga-barangay Dungalo, si kaibigang Flor Factor. Nagturo siya dito noong una at nung bumalik siya, ito ang kanya nakita. Gulat na gulat siya. Sabi niya, Congressman, nakakagulat yung ginawa ninyo no, sa San Agustin Elementary School. Dati, pang-probinsya, ngayon, ang tingin ko, parang San Agustin University na itong San Agustin Elementary School. Ewan ko kung meron kayo nakikita mga building sa First District na katulad ng mga building na ito. Meron pa kayo ganito mga building sa inyo? Ito pa, mga dagdag na mga school building. Alam nyo, itong pagkasalukuyang Kongreso, 15th Congress, nagsimula noong July last year. Apat na school buildings na ang akin natapos at meron pa mga ilang school buildings na ngayon ay ginagawa. Mula noong 2004, 32 school buildings ang akin nadagdag sa educational system ng Paranaque. Kasama din yung pagpapasimento ng mga kalye. Dito kinilala rin tayo sa pagpapasimento ng kalye sa kasaysayan ng Paranaque. Naalala niyo yung sinabi ko, naranasan ko na tumira na mahigit 10 taon sa isang kalye na walang simento, walang aspalto, maputik pag umuulan, maligabok pag umaaraw. Kaya anong ginawa ko, tumulong tayo dyan. Wala na magsimula ang 15th Congress, July last year. Siyam na nakali ang akin na ipasimento. At mula po noong 2004 to 2011, 110 mga kalye. Marami dyan ay mahabang kalye ang akin na ipasimento. Ito yung mga halimbawa ng mga naging road projects ko, sukat road. Ito po ang sukat. Ito naman yung concreting ng Lupena Street. Napakahaba po ito. Noong una, nakakaawa itong lugar ito. Parang bukid ito. Bukid talaga. Parang yung mga kali namin doon sa Barrio Kamandag, doon sa amin sa Romblon. Ito naman yung mga ibang kali, Cultural Rain, Reyes Compound. Ito yung widening ng sukat. Alam niyo, ang sukat, na-widen ito during my first term bilang congressman. Ako po ang nag-follow-up sa Department of Public Works para pabilisin ang pag-widen dito, pagpapalapad. Pinuntahan pa rin ang Presidente Ramos ng panahon na yun para ma-widen ito. At yung Skyway Project. Alam nyo ang Skyway. Ang Skyway Project nagsimula po dito sa Paranaque. Noong ako ay mag-file ng tinatawag na Elevated South Superhighway Project Bill, panukalang batas. Noong itong pinail ko,
nung pinaliwanag ko nito, ang sabi ko, magkakaroon ng second level, pangalawang palapag ng South Super Highway. Marami nagulat, sabi nila, paano ba yan? Pwede ba yung ganyan? Na magkakaroon ng second floor doon? Eh baka bumagsak yan. At saka baka masyadong magastos. Ang tingin nila, suntok sa buwan. Pero siyempre, ako naman ay nakaranas na ng ganyang klaseng mga kalye, ganyang klaseng highway, sa meron yan sa Amerika, meron sa Thailand, sa Japan, mga panahon na yan. Kaya yan ay tinutularan ko lang. Suntok sa buwan, ang sabi nila. Kinausap ko ang speaker de Venecia, kinausap ko Secretary Gregorio Villar, hanggang makarating ako kay Presidente Ramos. Mabuti na lang, si Presidente Ramos, palawak ang pananaw. Sapagkat nakita rin niya ito nung sinag-aaral sa Amerika, kaya ito ay kanyang pinatupad, in-implement niya. Ngayon, ito na ang Skyway Project, isa sa pinakamalaking infrastructure project sa kasaysayan ng Pilipinas. Alam niyo, tutuwa ako, mga isang buwan na nakararaan, nagkaroon ng meeting ang Paranaque Chamber of Commerce and Industry. Ang isa sa mga nagsalita, ang presidente ng Skyway Corporation, si Chito Borromeo. Habang siya nagsasalita, tinuro niya ako at sinabi sa grupo, yan po si Congress Mangoles, siya po ang nagsimula ng Skyway Project sa Pilipinas at siya ay kinikilala namin. Kaya nakakatuwa po na mismong presidente ng Skyway Corporation ay kinikilala ko. At itong bandang mga nakaraang mga ilang taon, meron po tayong isang massive, ang ginagamit kong salita, massive, ibig sabihin, malaki na programa ng pagpapagawa ng mga covered courts. Bakit ko binarapat na ipagawa ito? Alam niyo kung bakit? Sapagkat alam niyo, nung bata ako, naranasan kong makipag-basketball doon sa Ateneo. Meron silang covered court doon. Ingit na ingit ako. At nangarap ko na sana yung aming lugar sa Project 3 magkaroon na ng cover court. Awa ng Diyos, hanggang pangarap na lang po yan. At saka nakita ko rin kung gaano ka-importante yung gantong klaseng bagay sapagkat kayo, kayo na magsasabi, no? Halimbawa sa seaside, pag mayroong okasyon, nagdarasal kayo na sana huwag umulan. Katulad ngayon, medyo umaambol, maraming mga okasyon na-cancel. Kaya ito ang minarapat na simula namin. Pero iba po ang konsepto ko ng covered court. Ang ginawa natin, nagawa tayo ng bagong design. Nakipag-coordinate ako sa Department of Public Works. Sinabi ko sa kanila, yung nakita ko sa Disneyland at yung nakita ko dito sa Ayala Town Center, sabi ko, gusto ko yung ibang klase, yung roofing material. Ano ba ang tawag doon? Ang sabi ng Department of Public Works, polycarbonate po yan. Sabi ko, yan ang gusto kong gamitin. Pero sabi niya, medyo mahal ho, Congressman. Hindi bahala na. Ayokong tipirin yung aking mga kababayan sa Paranaque. Kaya yan ang ginamit natin, polycarbonate material. Hindi po yung metal. Hindi yung mga kilala, yung mga lata na ginagamit. Kaya ito po ang resulta. Yung bagong disenyo ng covered court, medyo pakurba. Hindi katulad ng una, medyo flat, no? Pakurba. Ito, ganito. At gawa sa polycarbonate ang roofing. Kaya sinimula natin yan. At ito ang mga halimbawa ngayon. Barangay Don Bosco. Meron pa kayong ganyan sa inyong lugar? Ito naman sa Barangay Marcelo Green. Bago-bago lang ito. Ito naman yung sa Sampaloc. Isang malaking vision area. Tingnan nyo kung gaano kataas yung bubong nito. Nagbabalibol sila, hindi sila nag-aalala, yung bola nila umabot sa taas sapagkat napakataas ng bubong na gawa sa polycarbonate. Ito naman yung sa Fort State Elementary School. Sa unang pagkakataon, yung campus ay nagkaroon ng bubong. Transparent yung bubong. Hindi madilim. Natatakpan, nabibigyan ng proteksyon yung mga bata pag umuulan. Pero hindi sila kinukulang sa araw. Maliwanag pa rin at maaliwalas yung kanilang lugar. Kaya ngayon, yung mga magulang, hindi na nag-aalala kung sakaling umulan sa kanilang lugar. Hindi katulad ng una. Ito naman yung sa Moonwalk National High School. Bagong-bago pala itong high school na ito na proyekto ng ating Mayor June Bernabe. Ito yung sa San Antonio Elementary School. San Valley Elementary School sa Barangay San Valley. San Valley National High School, Maspil Elementary School. At ito po yung listahan ng mga iba-ibang mga Coliseum projects ko sa 2nd District ng Paranaque. Ito yung from 1 to 10. Dito pa lamang,
ay mas marami nito sa mga iba pang mga covered courts na naipagawa noong una. 1 to 10 pa lamang, mas marami na. Pero sinanda natin na from 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, at ngayon 51 to 56. 56 na po nag-unisip. Bagsa kasi merong number ang ating natapos sa 2nd District ng Parañaque. Napakarami po. Kaya halos lahat ng lugar doon, mission area, subdivision, ay meron na pong Coliseum o covered courts. Ito naman yung mapa ng mga lugar na malokasyon ng Coliseum. Ito ang mapa ng Parañaque. Andito po ang BF Homes. Ganyan, napakarami dyan. Dikit-dikit. Marcelo Green, Don Bosco, San Valley, San Martin de Porres. Malaki po ang Coliseum dito. Merville, at Mundo. Yung San Isidro, medyo wala. San Dionisio, medyo wala. La Huerta, Santo Niño, Betales, Tampo, Donggalo, medyo wala pa po. Mula na magsimula ang 15th Congress noong July, noong isang taon. 22 na ang ating natapos. Kaya kung meron magbibilang, baka sabihin nila, binibilang mo naman lahat. Okay, bilangin natin yung itong taon na ito. Mula na magsimula.